Sona, Sona ng Pangulo 2024. Ang ikatlong yugto. The RMN News Special Coverage. Your Honor, hindi ko lang po maalala. Nakabubuti ba o nakakasama ang mga Philippine offshore gaming operators o POGO sa bansa? Kamakailan lang nang sinalakay ng awtoridad ang tinaguriang most notorious illegal scam farm sa bansa, ang 10 ektaryang ilegal na POGO na pagmamay-ari ng Lucky South 99. Dito, nasagip ang nasa mahigit 100 banyaga at 36 na mga Pilipino. Natuklasan din ng awtoridad ang ilang mga patay na nakakalat sa lugar, mga torture at kidnap victims. Naging pugad din ito ng prostitusyon, hacking at samot-saring ilegal na aktibidad. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOG, 43 lamang mula sa 200 POGO na nag-ooperate sa ating bansa ang lehitimo o may permit. Ibig sabihin, karamihan sa mga ito ay ilegal o may tuturing na scam farm na ang ginagawa lamang ay puro pambubudol. Sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, 2003 pa talaga nagsimula mag-operate ang POGO, pero 2016 ang ito ay ma-regulate sa ilalim na nakalipas sa Duterte administration. Bit-bit na pangako ng POGO ang malaking buwis ay papasok sa bansa na siya makatutulong sa ating ekonomiya at ang karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Samantala, mainit usapin ngayon ang pagkakasangkot ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo sa illegal na POGO operations. Sinasabi kasing protektor si Mayor Guo ng sinalakay na scam farm sa Tarlac. Ayon sa maturidad, posibleng may connection kasi ang nadiskubreng POGO hub na sinalakay sa Porac, Pampanga sa Sunyuan Technologies Incorporated na una ng sinalakay sa Tarlac. Sa imbestigasyon ng Senado, nabuniyag na kasosyo ni Mayor Guo sa Sunyuan ng 2 Chinese nationals na dawit sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore, hanggang sa na-question na rin ang citizenship ni Guo sa Senado. Umabot na rin ang imbestigasyon ng Senado kung espiya ba ng China si Mayor Guo. Hinahamon din na ilang senador ang PAGCOR na hubaran ng maskara ang sinasabing dating cabinet official na umuri nag-asikaso para mabigyan ng lisensya at makapag-operate sa bansa ang mga POGO. Kamakailan lamang inihain ang makabayan block sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas para tuluyang ipagbawal at gawing krimen ang operasyon ng POGO sa Pilipinas sa pamamagitan ng House Bill 10521 o Anti-POGO Act of 2024. Sa datos mula sa Bureau of Internal Revenue, nakakolekta sila ng halos 9 na bilyong piso na buwis mula sa POGO noong 2023. Pero sapat ba ang halagang ito kung magiging pugad lamang ng kriminalidad ang mga POGO? Masisikmura ba ng ating gobyerno ang paglaganap ng mga human trafficking, prostitution, kidnapping, cyber scam, illegal drug trade, torture, surveillance at maging cyber attack sa government agencies dahil sa mga illegal na POGO? O baka naman napapanahon na para itigil ang operasyon ng POGO kahit ito man ay illegal, maisalba lang ang imahe ng bansa at mailigtas ang mga kababayan nating nabibiktima ng kaliwat ka ng modus mula sa POGO. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Rajuman Angel Garcia, Tatak RMN. Sona, Sona ng Pangulo 2024. Ang ikatlong yugto. The RMN News Special Coverage.